studies. Then, nagbigay sa akin natin flowers. Di ko alam, parang ito yung pinaka-remembrance. Petals. Mga petals niya. Ayan. Nakita mo. Ito sa mga haba ng letter niya. Wait lang, wait lang. Ay! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. So what is up mga pre, mga ti? It's me, Lin Ro. And welcome back again to my channel. So for this day video guys, may nakita kasi akong box sa aming closet. Then, na-curious ako, wala naman naman yung ulit nito. So, I have this kind of, parang lunchbox ko siya nung kindergarten ako sa Celestial Village sa Marikina. So, ito, lagyan ako siya ng baon niya nung kinder. And then, nakita ko siya na, pinagamitan ko dati ng tito ko, nilagyan nito ng mga tato na mga kagamit niya kasi tato artist yung tito ko. Then, binawi ko lang first year college. Then, pinaglagyan ko siya ng mga mahalagang bagay sa akin. So, ano nga ba yung laban nito? What's inside this box? And yun, i-reveal natin. So, try na natin isang... start na ba tayo? Let's start. So, una sa taas. Ano yung laman ng taas? Dati, pinaglagyan ko to ng kutsara, tinidor ko, tissue, and ng banana. Natatandaan ko pa siya nung kinder ako. Pero ngayon, mga resibo ng... padala sa akin ng papa ko. Ayan. Mga resibo lang sa school. Tuition fees. Ayan. Palawan Express. Ano pa yung mga Cebuana. Ay, shit. Nakuhulog. And then, Palawan. Then, mga receipt ko sa school. Mga sa tuition fees. And then, mga tickets. Kapag bumabiyahe ako dati sa Pampanga, bumabiyahe ako ng Zambales. Ito yung mga tickets niya. Kasi parang memorable din sa akin. Kasi minsan first time kong bumabiyahe. So, alam niyo na. Then, yung quarantine pass. Diba? Parang memories din kasi siya yun. So, ayun. And then, yung mga resibo. And then, ano pa ba? Laman nito. Yung mga luma kong bracelet. Andito yung mga bracelet ko na pinaglumaan kong bracelet. Yun lang. Then, ano nga ba yung nandito sa pinakaloob? Ito, sobrang mahalaga to. So, syempre, hindi ko naman i-open lahat kasi sobrang private ng mga laman nito. Pero, wait lang. Itong ribbon na to, hindi ko matandaan. Parang sa pag-chocolate ata to nabigay sa akin ng classmate ko dati. Chocolates. Tapos, ito yung diary ko nung simula grade 8 hanggang grade 10. So, yan, may pangalan ko pa. Lin Ro, tapos pangalan ng crush ko dito. Yan, simula sa letter M. Basta kung sino man siya, hindi ko na siya i-reveal. Yan. Inilagyan ko siya ng sticker yung name ng crush ko dati ng grade 10. So, nagsimula sa letter M. Then, yun nga, diary ko siya, may treasure diary. Yan, since grade 8. So, pang year 2014. Ayun o, December 5, 2014. Dear May Pretty Journal. Then, hanggang, anong year to? 2017? Tama ba? 2017 ng March, o diba? Since grade 8 hanggang grade 10, ito, diary ko siya. Then, ano pa bang laman itong box? Ay... ang aking old watch. Regalo sa akin ni Ate Nika. Gumagana pa siya. Oo, yung gumagana pa siya. Kaso natanggal na lang yung sa may ito na. Yung pinaka-lock niya dito. Pero gumagana pa siya. Anong oras? Ayun, sakto yung ano niya. Oras niya. Kita-kita, gumagalaw pa ang kanya. Yung pinaka-maliit na pang seconds. Diba? And then, lace ng aking... first year, APCAS, Asia Pacific College of Advanced Studies. Then,
Nagbigay sa akin natin flowers. Di ko alam. Ito yung pinaka-remembrance. Petals. Mga petals niya. Ayan. So, yun nga yung petals. Basta petals. 1,000 petals. Yung mga receive ulit. And then, yung pinag-aagawan sa akin ng grade 9, grade 8 na yung kwento ko na yan, yung mga classmate ko dati. Title niya ay I Love You More. Oh! Baka sa mga nakakabasa nito, yung mga nakakaalala, mga nabasa nito to. Yan, pinagpasapasahan ko ng classmate ko nung grade 9. Grade 8, grade 9, ganun. So, ito yung pinaka-memorable kong kwento. And then, syempre, yung EK, hindi ito makawala, grade 10. Ah, Magic Lives With You. Sabi nga, ayun o, nasira na siya. Yan, di ba? Yung sa EK, sobrang memorable ng moment ng araw na yung grade 10 na pinaka-memorable. So, napangalaman ng box na to. Yun nga, mga picture kong 2x2 and then yung ano namin ay year-end party namin sa Asia Pacific. Yung kasama ko ng mga friends ko. Si Haya, si Angel, ako to si Lavi. Mga classmate ko ngayon. Then, syempre, ito yung pinaka-highlight ng ating video ngayon. Ang pagbabasa natin ng mga mahihiwagang love letter ba to? Mga letters sa akin nung high school. So, syempre, hindi natin babasahin dahil sobrang haba ng iba dahil talagang pinag-effortan talaga ng mga iba kong friend, classmates. So, ito, try muna natin open. Una, first one. Alam ko kay Rebecca to galing. Kay Rebecca Bahinting na isa sa mga friend ko, close friend ko. Ito yung sa nung debut ko, 18 years old ako. So, incoming 22 na ako this August 16. So, ilang years na to? Magto 4 years? 4 years na to na sa akin. So, buksan natin. So, ay, shoot na. So, open natin. Medyo makalat siya kasi ang dami niyang gupit-gupit na siguro yung mga colored paper na nasa ano, ginawa ni Rebecca. Parang ano dito. Ay, nasa parang haba. Oh gosh, natatapon-tapon. Nasa parang haba ng letter niya. Ay! Grabe yung effort ng babae niya, no? Itatay mo yung kalat. Kunyari pa ayaw lang itapon yung kalat sa akin, nandito na yung kalat niya. Then yan nga, try natin siya. Hindi ko siya babasahin, syempre. So yun. Ito yung pinakamahabang, parang pinakamahabang letter na nakuha ko from her. Happy, happy birthday. Ay, belated na pala. Happy 18th birthday. Ganyan. So, yan o. Maliliit yung sulat niya. As in, maliliit. Kaya, talagang effort, o. Oh. Grabe. O, oh, diba? O, oh, o. Oh. Pinakamahabang letter. So, mamaya ko na siya. Ay, baka matapon na kaya. And then, tatabi ko muna siya. Next is from, ito memorable to grade 11 ata ko to grade 12. Kay Maymay! Kay Marian Jade Peña, isa rin sa mga friend ko, na super close ko. Diba nung high school, mahilig tayo talagang mag-invento ng mga kung paano yung explosion box, ng ganyan-ganyan. So, ginawan niya ako yung mga pictures pa namin. Haba rin ito, may effort din siya. Pero siya yung pinaka, isa siya yung pinaka sa mga friend ko na lagi kong nakakatampuhan. Pero, we're still friends until now. So, since 2016 kami, sa 2021 na 5 years na kami magkakaibigan. Walang, kahit minsan hindi kami nagkakatext, nagkakatawagan, pero yung talagang connections namin, eh, ganun pa rin, hindi nagbabago. So, yung mga pictures namin. So, yung mga dati kong picture, Jeje Days pa. So, ayan, no prom. Ito, Jeje Moon. Then, yan. So, marami pa yan. Hindi na ko pakita. Next is, yung sinurprise ako ng Galileo nung birthday ko, nung 17 years old ko, grade 10. Ito nararamdaman ko na talaga na sa surprise talaga nila. Kasi hindi ba naman ako sa GC, yung kakapan, si Gojang, yung kumari kong si Gojang, si Mafei, si Kayla.
ni-remove niya ako. So alam ko na, dahil kaya bukas ang birthday ko. Then kasi ako po yung nag-lead, nag-lead sa aming theater nung panahon niya na ang kalupis. Then tingnan mo naman, oh, kahit alam mo yon. Happy birthday, Linro, at 17. O, diba? 17 years old pa lang ako dito. Then, magka-22 na ako. Tagong-tago ko pa siya. So, yan. Then, ano pa ba? Konti na lang siya. Then, ito. Itong letters na to. Ito kay MC galing. Meron pa siyang pabalahibo. Feeling ko ni-recycle lang niya to. Galing invitation to. Pinakpan lang niya ng bond paper. Ikaw mo naman. Halatang tinapalan lang niya. Wala lang, walang wala, sis. So, yun nga. Hindi ko na siya babasahin. Pero, tingin mo naman ang effort ng mga kaibigan ko. Hi, Ate Linro. First of all, I want you to greet happy birthday to you. Officially, true but true, Vanessa. Ayan, yan. Next is, pagdugyot na. Alam mo na, kay Julie na to galing. Pagdugyotin. Char lang. So, love ko siya. Siyempre, tingin mo naman. Ay, hindi, kay Becca din pala to. Sorry, Becca. Kay Becca din to, ayun o. Tingin mo yung okra days ko, grade 10. Yung okra. Dahil, alam mo naman ako, wala pa akong hiyan yung grade 10. Yung may tsura ko niya, okra. And then, pero pa dito yung crush ko eh. Nilagay niya dito. So, wala naman, napapakita ko na kung sino. Wow! Ayan, sa mga nakakakilala, naging crush ko po siya. Einstein siya dati, ayan. And then, sino pa ba? Ito pa. Ito kay Jure. Walang ka-effort yung babae niyo eh. Kailang pala nag-effort yun. Iyan mo naman, no? Parang pamunas na lang ng hininigilan mo sa siya. Diba? O diba? Mahaba. Mahaba pa rin naman siya. And then, ito picture ba ito? Pala picture. I love you, girl. Ah, diba? May pa. Alam mo nang yung feeling na may feelings din yung si Blanco. Ah! Alam mo ba? Feeling ko may feeling din si Blanco for you eh. Torpe lang siguro. Well, pag yung mga kaibigan mo talaga, kahit wala ng chance, pinipilit nila sa'yo. No? Kaya, pero yung mga best day and best memories na ako sa kanila. Pagdating. And then, ten. Pa kay Jure rin pala ito. Diba sabi ko na nga pag kay Jure, ano lang, ipangunas lang ng ano eh. Tiyan mo naman, oh, ano to, anong year to? Eh, hindi kay Becca rin to. Diba kay Becca? Basta alam mo, mahilig silang magsulat-sulat sa akin and kinikip ko talaga siya. Meron pa ako dating nung grade 8, yung mga classmate ko dati nagbibigay sa akin, kala Divina, kay Sarah, yung mga binigay ko nila sa akin mga letters na, kasi mahilig kasi ako talagang magtago ever since. Then, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa isang cardboard, dinagyan ko siya ng parang plastic cover lang. Then, kahoy lang yung bahay namin dati eh. Kahoy, parang tagpi-tagpi lang siya. Then, pinatong ko siya doon, dinikit ko siya sa kahoy. Then, lakas ng ulan. So, inanay siya. Kaya, pati yung papers ng mga letters na anay. Kasama ng mga iba kong award, ng mga, yung papel-papel, mga best in tutu, ng lady. So, yun. Baba, ito. O, diba? May crush pa ako natin. Pinag-aksayahan ko ng panahon. So, tatakpan na natin yung mukha niya. Pero kung napapalood niya, alam kong siya na. Kailangan niya na yung sarili niya. Basta nagpa-picture ako sa kanya before. Ayan, oh, diba? Matangkad siya. So, yan. We're friends naman kami. Friends, no? Hindi nga ako. Basta okay kami ngayon. And, basta yun. Memories na lang siya. Kaya kinikip ko siya. Pero wala na talaga. So, wala. Kasi iba yung feeling ng high school life. Eh. And then, ano pa ba? Happy birthday! 17 years old nga. Sinurprise ako ng mga tulalain kong mga classmate. And then, magbabasa tayo na. Ay, wait lang. Bago magbasa, kinikip ko pa siya nung prom, oh. 2017 prom na invitation na sa akin pa. And then, nung field trip. Yung waiver nung field trip, oh. Nasa akin pa yung waiver nung field trip nung grade 10. And then, letters. Magbabasa tayo mga apat lang. Unahin muna natin ito. Ay, ito. Alam niyo yung sa mga... Ay, shit, nawala ulit. Wait lang, pansin ko. Yung,
yung pinaka last day ata namin noon, AP, Araling Panlipunan kay Ma'am Janet, nagpa-ikot kami ng isang bond paper, isang colored paper, then lahat ng classmate mo susulatan nila about sa iyo, may name mo, then may magbabasa tayo ng mga ilan, kahit 5. Okay, una to. Hello AD, mami-miss namin kaseksihan mo. Alam mo guys, kasi nung high school ako, kahit grade 7, grade 8, hanggang grade 10, kiniklaim ko na sexy ako kahit chubby ako. Eh wala akong pakialam, nasa kanila na ipatawagan nila akong sexy or not. So yun nga, mami-miss ka namin kaseksihan mo, chuchuchu. Ayun, wala talaga sa akin yung pocketbook, baka sa... kay AC na to, kay Abachi na to, alam ko na to. Parang kasi nalaman ko kasi parang pinahiram ko siya din. Nakalimutan na misplace ko lang siguro. Next! Kayo na pa to. Hi, Lil Rose. Salamat sa friendship. Sorry din kung may nagawa ako. Aral tayo mabuti. Ingat. Love you, maybe. Ayan, nakala niya. Mukha. Hi, Lil Rose. Pakabait ka palagi at mag-aral ka na mabuti. Stay pretty. Marlon. Nakalagay. Wawa, hindi pa ako pretty nung time na yon. Pero yan, na-appreciate ko. Ay, may mga memorable din pala sa akin kasi yung mga kalaykay kahit na manok ng mga friend ko, kahit kay ng manok ang sulat nila, nagigets ko sila. Katulad nito, kay Tupe, ay kay JC. Ayan, nababasa ko siya. So, mahal kong AD, haha. Ingat ka palagi, stay sexy, haha. Next, yung perma niya. And then, ito pa. Hi Lynn, congrats in advance. Gift ko sa iyo, pa-deliver ko na lang ha. God bless, Ma'am Jan. God bless na, Ma'am Jan. So, yun! Diba? So, sobrang may lahat ng classmate ko ng G10 and nagsulat sa akin. Then, ano pa? Ito mga marami tayong, hindi ko naiisa-isa din, pero yung mga letters sa akin ng grade 10. So, syempre, mag-ano tayo dito. Babasa tayo. So ito, yung color red. Basahin natin yung color red. Happy birthday, Ate Moline Rose. 17 ka na. Pag alam mo yung ate, wala siya nakalagay na name, pero alam mo na kung sino, di ba? Ate Moline Rose. Siyempre si King na lang tumatawag sa akin noon, si King. Ate Moline Rose, lagi siya may mo. Aling mo, Marta, yung mga ganun. Ayan. Ano, ayan. Ate Moline Rose, 17 ka na, tanda mo na. So ayun, God bless. More birthdays ka, ikakain na. Take care always. Ayan. Happy birthday. Then... ito. O, alam ko na yung sulat dahil katabi ko siya ng G10. Kaya natin. Hi, Lynn Rowe. Alam mo na naman siguro kung sino ako. Sulat pa lang eh. Happy na birthday pa. Boom, panes. Ayun. Galingan mo sa pag-arte. Naway, mahubog pa ng mga talentong binigay at ipinagkaloob sa iyo ng may kapal. Sana, di ka magbago. Stay mabait sa akin. Salamat sa pagmamahal at respeto sa akin. During rehearsal at kahit sa school. At huwag kakalimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng meron ka at blessings na matanggap natin sa araw-araw. Basta spaghetti ko at chara. Happy birthday ulit, God bless, enjoy direct. Oh, sulat kahit sulat kahit manok, nabasa ko pa. And then, Dear Lynn Rowe. So ayun, ang dami mong crush ha. Mahalin ka rin ng mga yon. Pagdating pamahalin ka rin ng mga yon pagdating ng panahon, char. Thank you kasi naging close tayo at marami din tayo pinagsamahan like sa mga kalokohan. May miss kung lahat yon magtatapos na tayo na lang, natayo na lang, walang kalimutan ha, ingat palagi, mag-diet ka na. I love you, Claire. Pa-feeling ko si ano to? Kung di si May Claire, si Claire Hazel. Ito kasi yung player namin classmate. And then, hi Ate Mary, happy 17th birthday. Ma-unders ka na, stay sexy, cha-cha-cha-cha-cha, more birthdays, so come God bless. Pag Ate Mary, kay Roba na yan. And then, ito, last ating babang ano ah. Siyempre, sulat pa lang, pag talaga naging close mo yung tao, alam mo na yung sulat kaya hindi mo basahin eh, kay Panda, di ba? Dear Lynn Rowe, Hi Ate Mary, happy birthday. Enjoy mo tong araw na to. Chu-chu-chu-chu-chu. Yan, mahaba ang sinabi niya. So, wish ko lang, lagi kang healthy. Huwag kang papapekto sa iba na dinadown o nilalait ka. Pray lang lagi. Natutuwa ako sa'yo kasi matipid kang mamamayan. Ayan, salamat at sorry sa lahat din. Mahal ka ni Panda. So,
feel ko pa rin naman na she still loved me hanggang ngayon. So, and then, yung mga kagagawan ko nung may grupo kami ng GT na Splendid Bodies. So, dito siya. So, ano pa ba? Yun lang ang laman ng aking box! Yun lang ang laman ng box na to at wala, nakaka-enjoy lang balikan yung mga memories. Kasi, diba, sobrang, iba kasi yung high school life eh, iba yung high school na, ito yung mga panahon ng high school, doon nagsisibol yung kaartihan, pagkaka-crush mo, yung competition, tsaka best, bago ko lahat talaga, gusto ko sabihin na ang pinaka-best year sa akin is grade 8 and grade 10. Kasi, parang doon nahubog yung talent ko, and then, mas marami ako naging friends. And yung mga memories sa crush-crush, andun, nung grade. Eh, bago pala lahat, pakita ko pala na saan ba yun? Ay, sa nasunod na lang pala. So, yun lang guys, nung natapos ang ating vlog-vlogan. Vlog-vlogan. And, sana, bago pala matapos, huwag niyong kalimutan mag-like kasi may plus points sa langit ang mag-like. And subscribe and the notification bell. So yun lang guys. Thank you so much for